Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman mga ka-keepers. So ayan guys, before tayo mag-start sa ating vlog for today, so meron na naman tayong question and answer portion tungkol sa mga betta fish at iba pang mga isda mga ka-keepers. So before tayo mag-start, gusto ko lang mag-shout out kay Kirk Patrick Honor. So shout out sa Kirk Patrick Honor ng Davao City at sa kanyang daddy na si Chucky Honor. So ayan, shout out dyan sa ASR kay Chucky Honor at sa kanyang anak na si Kirk Patrick Honor. So happy viewing dyan sa Davao City. So hello, so shout out sa iyo. So ayan guys, start na tayo mga keepers sa ating beta question and answer. So meron na namang nagpadala mga keepers ng kanilang mga questions. So meron naman tayong pipiliin na 5. So nandito yung kanilang mga question mga ka-keepers, yung 5 nagtanong sa atin guys. So ayan, so start tayo. Ang merong tanong si Desiree Jane Baste. So shout out sa iyo Desiree Jane Baste. Ang tanong niya mga ka-keepers, ka-keepers, ilang beses ba magpa-feed ng beta? So ayan. So, based on my experience mga ka-keepers, nagpapakain ako ng betta fish morning. So, ayan, around 6 to 7 AM nagpapakain ako. Then, afternoon, around 5 PM to 6 PM mga ka-keepers. So, okay na okay siya guys kapag dalawang beses ka magpakain ng betta fish, lalo na ano, mga live foods mga ka-keepers. So, pwede din naman mga ka-keepers once a day lang. So, okay lang din siya. Pero sa akin, dalawang beses ako magpakain ng betta fish, morning and afternoon. So, iniiwasan ko lang magpakain ng mga betta fish mga ka-keepers kapag umuulan, malamig ang panahon. Dahil nahihirapan silang mag-digest. So, minsan hindi ako nagpapakain ng betta fish kapag malamig yung panahon or umuulan. So, sana Desiree Jane Baste, nasagot ko yung question mo. So, ayan. Then, ang next natin na nagtanong ay si Emblem Gaming. So, ang sabi niya guys, ano pong pinapakain sa mga fry pag below 1 month old pa lang? So, good question yan, Emblem Gaming. So, sa below 1 month old pa lang, ang pinapakain ko pa lang sa mga betta fish ko kapag nag-free swim na yung mga fry. So, nag-BBS ako guys, ayan. So, nagpapakain ako ng BBS. So, kung wala naman akong BBS at merong DAP niya, pinapakain ko rin ang DAP niya mga ka-keepers. Pero guys, hindi ko pa nasubukan magpakain ng yung dilaw ng itlog, egg yolk. So, hindi ko pa siya nasubukan. Pero, ang mga turo ng iba mga ka-keepers, pwedeng ipakain yun kapag wala tayong live food na nakuha or mga feeds na pwedeng ipakain sa mga fry. So, pwede nating steam yung itlog, then kunin natin yung dilaw niya at ipakain sa mga fry na below 1 month old. Then, after a month naman, so kung meron naman tayong makunan ng mga live food gaya ng kitikiti or dap niya, so pwedeng pakainin na natin sila ng mga kitikiti at dap niya, ang mga betta fish na fry, lalo na kapag 1 month old na pataas. So, ayan Emblem Gaming, sana nasagot ko yung tanong mo. So, maraming salamat. Then, ang next natin ay si Marco Antonio Kagat Kagat. So, ang tanong niya guys, okay lang ba kung i-crossbreed yung crown tail ko sa HMPK Galaxy? So, ang advice ko lang, Marco Antonio Kagat Kagat. So, kung ayaw mong, masayang yung oras mo or panahon mo sa pag-aalaga ng fry or betta fish, so, iwasan natin mag-crossbreed ng iba't ibang klaseng tail, lalo na yung crown tail to placat. So, based on my experience guys, nakatry na ako nyan, hindi maganda yung result. So, sayang lang yung panahon natin. So, mag-breed tayo mga ka-keepers. Pwede tayo mag-breed ng crown tail to crown tail. Ayan, HMPK to HMPK. So, half moon to half moon, double tail to double tail. So, pwede din guys na i-cross ang double tail to half moon. So, basta same color lang mga ka-keepers. So, pwede yan. So, iwasan natin mag-cross ng mga tail, lalo na crown tail to placat. So, ang result nyan ay hindi maganda mga ka-keepers. So, mag-breed tayo ng same tail para hindi sayang yung panahon natin. So, isipin nyo guys, dalawang buwan tayo nag-aalaga ng beta. Then,
pag-jar natin. So pag-check natin mga hindi maganda yung mga lumalabas na strain. Dahil nga nag-cross tayo, so iwasan natin yung mga keepers. So ayan, Marco Antonio, sana nasagot ko yung tanong mo. Then ang next natin na nagtanong ay si Mikey Labio. So shoutout sa Mikey Labio. Ang tanong niya, guys, Lods, okay lang ba kahit hanggang sa paglaki ng beta, BBS kainin nila? Hirap kasi maghanap dito ng live foods. So guys, ang BBS kasi guys, good lang siya up to 1 month old ng mga fry. So kapag malaki na yung mga beta, so hindi na magandang magpakain ng BBS, lalo na kapag umabot na ng 2 months and 3 months ganyan. So pangit na magpakain ng BBS kasi yung iba nagkaka-swim bladder. Mapansin nyo yan, mga ka-keepers, kapag hirap sa paglangoy yung beta natin, so kapag nabibigatan siya, minsan ang cause kasi nyan is BBS. Kapag matanda na sila, pinapakain pa rin ng BBS, so pangit, mga ka-keepers. So advice ko lang, ang BBS ginagamit natin yan up to 1 month old ng beta fish. So ayan des si Mikey Labio, sana nasagot ko yung tanong mo. So ayan guys, ang last na nagtanong ay si AJ Dairit. So ang sabi niya, mga ka-keepers, ano pong pinakamagandang brand ng beta food pellets at pwede rin po bang pagkain ng beta food pellet sa mga guppy? Magkasama po kasi sila sa isang fish tank. So ayan, AJ Dairit. So ang kasi ang pinapakain ko lang dati nung hindi pa ako kumukuha ng mga live foods sa mga beta fish ay Optimum Beta. So merong beta fish na kumakain ng pellets, meron namang hindi. So ayan, kung sanay ang isda mo sa pellets, try mong ipakain yung Optimum Beta or pwede namang PO1. So pwede ipakain ng PO1, mga ka-keepers. Makikita nyo yan sa mga pet store or sa mga bilihan ng pagkain ng mga manok, merong PO1 dyan na binibenta. So sa guppy naman guys, tingin ko, hindi ko pa kasi nasubukan ang Optimum sa mga guppy, pero sure ako guys na ang guppy ay kumakain ng PO1. So subukan nyo yung PO1, tanong nyo lang sa mga pet shop na kilala nyo dyan or pwede nyo puntahan. So yun ang bilin nyong pagkain ng beta or guppy. So ayan guys, maraming salamat mga ka-keepers sa mga nagtatanong dyan. So maraming salamat sa inyo guys. Kung gusto nyo magtanong about beta fish or ibang klaseng isda na gusto nyo matutunan, so comment lang kayo sa video na to, mga ka-keepers, at baka kayo na ang sunod na ma-feature natin sa next vlog. So ayan guys, tara, samahan nyo ako sa paglipat ng mga fry sa grow out tank. Let's go! So ayan mga ka-keepers, ito na yung ating ano guys, tatlong batch ng mga fry. So na-acclimate ko na sila, mga ka-keepers, sobra na 2 hours yung pag-acclimate natin sa kanila. So ang gagawin natin ngayon guys, papakawalan na natin yung mga beta fry. So ito na sila, mga ka-keepers. So mga ano na sila guys, 5 days na sila na free swim. So nag-decide ako na ilipat na sila agad para ano guys, baka kasi maubos pa yung mga fry kapag natin ilipat agad dahil mapulyot yung sa ano nila, sa tubig. So kailangan nila ng malaking lalagyan, mga ka-keepers. So ito guys, bago natin pakawalan, so introduce muna natin yung tubig sa kanila. Ayan, para ma-adapt agad nila, mga ka-keepers, yung temperature. So after nyan, mga ka-keepers, papakawalan na natin yung ating mga beta fry. So mga ka-keepers, bago natin pakawalan, reminder lang, kailangan stock water yung ginamit natin dito.
So itong tub na to, sobra na to siyang 3 days na stock itong tubig na merong talisay. So ayan guys, papakawalan na natin mga keepers. Ayan. Ayan guys, so hindi natin nakita yung mga fry. So ayan, wala na natin mga keepers yung mga fry. So hindi natin sila nakita guys, no, kasi maliliit pa talaga sila. So diyan lang papakainin lang natin sila diyan ng ito, tanggalin itong mga gagamba dito. Yung mga keepers, yung mga fry nakikita ko guys. At ito mga keepers, last one. So ayan guys, kompleto na ang tatlong batch ng Betta Fry. So ito yung magiging grow out nila. So habang tumatagal yung mga Betta Fish dito, kailangan natin dagdagan yung tubig nila. So for now, kailangan mababa muna yung tubig ng mga Betta Fry gaya nito guys, para hindi sila mahirapan lumangoy dahil nga mga fry pa lang sila. So kailangan nilang mag ano guys, yung hindi sila mahirapan sa paglangoy. So kailangan gito lang kababa yung tubig natin, mga 2 to 3 inches lang yung taas mga keepers. So habang tumatagal, dagdagan naman natin para hindi mapulyot yung tubig. So ayan, nakikita ko yung mga fry mga keepers. Ayan sila. Ayan. So sana mabuhay lahat nung fry na yan, para marami tayong ma-harvest sa susunod. So ayan mga keepers. So ayan mga keepers, meron na namang bumili sa ating mga Betta Fish guys. So nabawas-bawasan na naman ang ating mga Betta. Ayan mga keepers, tignan nyo guys. So ito na lang yung available nating Betta Fish mga keepers. Ayan. So meron na lang tayo ditong mga FCCP. Ayan. So sa mga gustong magkumuha nito, FCCP, so kunin nyo na mga keepers, junior size, ayan. So mga 10 pairs meron tayo nitong mga FCCP na to guys, ayan. So abangan nyo rin mga keepers, meron tayong parating na bagong Betta Fish. So i-vlog natin yan sa ating unboxing ng Betta Fish. So ayan guys, ubos na. So wala nang laman dito. So yung ginugroom natin na ano guys, na super red na half moon yung ating na breed. So nabenta ko na rin kanina. Ayan guys. So ito na lang yung natira na ano natin, na jar natin na ginugroom. So ayan. So ayan na lang guys. So abangan nyo mga keepers, baka this Wednesday or Thursday may bago tayong parating na Betta Fish. So ayan guys, ang update sa aking barracks. Ito tayo sa likod. So ayan, ito na lang yung natira sa ating mga female mga keepers, dahil nga binili yung ating mga Betta. So dito tayo kumuha ng mga pair. So apat na lang na female ang nandito, kasi yung iba guys ginawa kong freebie. So ito yung ating balloon molly, yung goldfish natin, and flower horn mga keepers. So ayan, so yung iba dito wala pang kain guys. So ayan mga keepers. So ayan mga keepers, I hope guys nag-enjoy kayo sa araw na to at meron kayong natutunan sa ating Betta question and answer. So abangan nyo bukas mga keepers, meron tayong gagawin na sa ating mga goldfish. So mag-hand spawning tayo sa kanila. So i-breed natin sila gamit ang ating mga kamay. So ayan mga keepers, abangan nyo bukas yan. So first time natin gagawin yan, I hope mag-success yung gagawin natin sa ating mga goldfish. So ayan mga keepers, maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So see you next time mga keepers. Fish out. Bye-bye. Bye guys.